Mga kabalaybay, magandang gabi sa inyo lahat. Ito naman, kwentuhan ko kayo tungkol sa aking naging projects itong mga nakaraang araw. At dahil nga doon sa dami ng yung aking mga tools, power tools, wala. Talagang sikip na doon sa aming lagayan, si baba, si taas. Kaya napag-isipan ko, nagumawa ko ng aking mga rack dito para doon sa mga tools ko na ginagamit ko sa aking dito sa mga pag-repair ko sa bahay, mga anumang project ko dito sa bahay. Kaya ngayon, i-update ko kayo. Ito. Ito yung mga power tools ko. Okay. Yan. Kompleto to. Meron akong may tatlo akong drill machine. Tapos, ito lahat tornilyo. Lahat ito tornilyo. Lahat ito, yan. Pakikita ko sa inyo ito. Lahat ito ay lagayan ko ng mga tornilyo. Alam nyo, dito sa Pilipinas, napakamamahal ng mga ganitong klase ng kahit nga yan, screw lang. Ang mamahal niyan. Kaya buti na lang marami akong dala galing Saudi Arabia. Yan. At yan, may sarili akong lagay ng mga screw. Yan. Back to back to. Papansinin nyo, back to back yan. Yan, walang kabilaan yan. Yan. So, ito very useful. Advice ko lang sa lahat ng lahat dyan sa ibang bansa, lalo yung mga OFW, huwag kayo manghinayang magdala ng mga ganyan, mga maliliit na bagay lang yan, screw, mga bolts and nuts. Huwag kayong maghinayang magpadala rito o mag-uwi, kasi nga napaka useful dito yan, yung especially yung mga black screw, yung mga ginagamit sa mga cabinet, sa mga pagre-repair. Napaka useful ng mga screw, iba't ibang size, iba't ibang haba, magdala kayo dyan. Bolts and nuts, washer, yan. Maliliit na bagay yan, pero napaka-importante pagdating sa dito sa Pilipinas. Alam nyo dito, ulti mong screw, binibili. Hindi katulad sa Saudi Arabia, dyan sa Saudi Arabia o sa ibang bansa, na pag bumili ka ng isang tools o materials o anumang bagay na yung ikakabit, halimbawa ilaw o switches or whatever, kasama ng screw lahat, kompleto. Pero dito sa Pilipinas, bumili ka dito ng tingi-tingi, pati screw, may bayad. Yan ang sobrang greedy ng mga business, maliliit na mga businessman. Yung bang kasama na sa presyo, pagdating sa kanila, ibubukod pa ng presyo. Kasi, halimbawa, bumili ka ng switch, dapat di kasama ng screw yun. Pero dito, hindi. Kailangan mo pang bayadan yung mga screw. At yan, mayroon din akong ito. Mayroon din akong hammer. Maraming klase ng hammer. Ito yung mga cutting saw na machine. Power tools din. Mayroon ako planer. Yan. Mayroon din ako dito na yan, ginagamit ko rin ito sa maganda ito, pang-cleanest naman ito ng yan, ito ay puro bilili ko bago ako umuwi. Yan, mga pang-kinis ng gusto mong maging makinis ang iyong wood or metal, o mayroong pang pwede rin pang barina, pwede rin pang parang pait siya.
Ito yung toolbox ko, drill machine. Ito tools to sa mga sasakyan. Ito drill machine, ito ay cutting machine. Ilan din ang toolbox ko? Ayan, may apat na toolbox ako. Pagkatapos, ito yung mga gamit gamit ko na power tools. Ayan, meron tayong gloves, extension, meron tayong axe, meron tayong yan, meron tayong screw, para hindi ka nagumamit ng screwdriver, ito lang gagamitin mo. Meron akong welding machine, yan, kompleto yan. Metro, lahat. Glue gun, meron din tayo. Yan, ito yung grinder. Yan, kompleto yan. Ito yung aking mga drill bit, paggamit sa mga talim ng drill. At kompleto rin tayo, may mga extension tayo, may mga kable tayo. Meron din tayong ito, hindi ko pa ito nagagamit. Itong pang-ukit ng mga wood ang tawag dito. Dito sa machine ito ay yun. Kung gusto mong magkorte ng mga wood, ito yun, ito yung ginagamit dyan. Yan, meron din ako na yan, yung spray gun na electric. Yan, spray gun. Yan, meron din tayo nyan. Meron din tayong soldering iron. Meron din tayong mga terminal blocks yung ginagamit sa electricity. Yan, soldering iron. Yan, so kapag mayroong kailangan mong ihinang, meron din tayo safety shoes, of course. Ito naman lahat ng liyabe, pang plumbing, lahat ng klase ng liyabe meron dyan. At ito naman lahat ng tools for sa electrical meron. Meron din tayo dito na para sa plumbing na mga tools, meron din tayo. Oops, meron din tayo dito na yan, pang gamit natin sa kung gusto natin magbutas mga holso. Yan, holso, pambutas ng mga wood, metals. Yan, magagamit natin yan. Meron din tayong malalaki na holso. Yan, yan, holso, pambutas yan. Meron din tayo na chainsaw. Yan, electric chainsaw adapter, pwede mong ikabit siya sa grinder. At meron din tayong yan, cordless screwdriver. Yan, cordless screwdriver. At marami pa tayong mga gamit dito. Yan, kung kailangan natin yung mga gamit sa mga spanner. Yan, open range, close range na gamit. Meron din tayong pang-ipit. Yan, pang-ipit sa kahoy o ano mang bagay na pag wala kang katulong, ito yung magkatulong, naiipit mo siya. At marami pang gamit yan na dito. Dito naman yung mga ating mga extension, dito, wires, plumbing. Yan, at ito yung aking spray machine. Yan, para sa naglilinis kami ng sasakyan, naglilinis ng mga floor, kung gusto mong isprayan ito yung ginagamit kalimita sa car wash. So pag nagka-car wash, at saka pag ikaw ay magbubumba ng malawakang halamanan, ito rin maganda.
kung ikaw ay mayroong plantation ng mga gulay, ito ay maganda rin gamitin pa pang spray. Yan. Maganda yan. Narito yung aking mga welding rod. Yan. May ibang klaseng welding rod to. Yan. Dalawang kahon yan. Napakabigat. Welding rod. Dalawang klase yan. Yan. Talagang ang dami. At ito naman. Ito naman yung gamit ko rin sa yan. Sa aking mga kailangan ko dito. Yan. Lahat ng klase ng drill bit meron. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki na drill bit. Ayan. Ito ay nabili ko pa sa Dubai. Sa Dubai ko pa ito nabili. Kaya kung magbubutas ng wall, hindi problema. Meron akong mga drill bit na mahaba. Lahat dyan ay kailangan pag meron kang, lalo na especially pag may mga ginagawa ka sa bahay. Yan. Dito tayo. Yan. Yun. At ito, actually itong rock na ito, regalo sa akin to nung aking tatlong anak. Itong rock na ito, binili na sa Ace. It's about, I think, nasa 6,000 yan, yung rock na yan. At ito, itong mga extension na ito ng rock, kami nang gumawa nito. Yan, extension. Ito yung hose ng ating yan yung hose ng ating yan, ng ating spray machine. Yan. At the same time, meron tayong ditong cutter ng metal and plywood. Meron tayong ditong heater pang heat kung meron kang paiinitan. Yan, meron blower. Meron ako nitong grinder, pangalawang grinder. Itong drill machine. Siyempre, nandiyan yung aking jungle bolo. At dito, sa kabilang ito, nandito naman yung aking mga yan yung power saw ko. Nandiyan. Yan. Yung aking power saw. At yan, mga different kinds of screw. Aking ihiwan. Yan. Lahat ng klase ng screw nandyan. Yan. Riveter. Nagamit din natin yung riveter. Yan. Mayroon din tayong jigsaw. Yan. Pangputol ng plywood. Mayroon din tayong blower. Yan. Blower and sucker. Pang higop ang tawag doon. Yan. At siyempre meron tayong gas mask. Yan. Yan. Kompleto. Ito yung mga ginawa kong projects pagdating ko lang dating ko dito sa Pilipinas. So gumawa ako ng rack para sa lahat ng aking mga tools. Yan. So, kasi dati, hindi ko maalam kung nasaan yung mga tools ko. Ngayon, very organized na. So, alam ko na kung saan kukunin lahat ang aking mga tools. So, madali siyang kunin. Hindi katulad nun. Hindi ko maalaman kung nasaan yung mga tools ko. Mga, especially mga power tools. Kasi nga, marami na sila. Ayan, oh. Napakarami na sila. So, ngayon, very organized na. Alam ko na kung saan lahat kukunin. Yan. Kaya nakakatuwa rin ang
Kaya ang payo ko lang, ayaw may advice to all OFW kapag malapit na kayo mag for good, kumpletuhin nyo yung mga power tools. Mahalaga kapag narito sa Pilipinas yung mga power tools, kasi nga instead na kayo ay manghihiram, ang ano rin namang manghiram ng mga power tools kasi baka masira, mahal din naman ang mga ambili dyan. So kaya yung mga power tools hindi dapat hindi hinihiram, kasi nga hindi natin alam, pag ikaw ay hindi masyadong marunong gumamit, maaaring masira mo. So mas maganda na yung may sarili ka, lalo na kung ikaw ay OFW. So at kung ikaw naman dito sa Pilipinas, ang iyong ang pag ikaw ay nag-exit dito sa Pilipinas, ay maganda na makumpleto mo yung mga power tools yan. At malaking tulong kapag meron kang gagawin sa inyong bahay, mga re-repairin o mga projects na gagawin tulad dito, itong mga ginawa namin, ito mga patungan yan, puro napakadali lang nagawa kasi lahat may lahat ng power tools meron ako, yung pang putol ng plywood, pang yan tulad nung planer, kung gusto mong pakinisin yan, yan o, may planer ako. Meron din kami nung pang kinis na mayroong liha, mayroong ano, grinder na may liha. Meron din ako nung isang machine naman na by vibration lang nakakakinis din siya. So ito, pati ito, ginawan din namin ito ng ano, lahat ng patungan. Kaya na-organize ko lahat ng aming mga gamit. Ayan. Isa ito sa naging project ko simula nung ako dumating dito sa Pilipinas. Kasi nga, gusto ko na organize at gusto na madaling hanapin ang lahat ng aking tools kapag ako ay mayroong projects. Ayan. Kaya napakasarap pag ikaw ay may sariling gamit. Hindi ka nang hihiram. Yan. Kompleto na siya. So, natutuwa ako tuwing kumakita yung aking mga tools para kung mayroong isang tindahan ng mga tools. Yan. Yan. Kaya salamat sa Panginoon for providing all these important things na ginagamit natin sa pang-araw-araw na buhay dito sa buhay sa probinsya. Sarap buhay sa probinsya. Yan. Okay, update ko uli kayo at pakikita ko sa inyo yung after nung nagawa namin itong project na ito, may ginawa din akong project kami dito sa loob. Yung dating aming kitchen, walang terrace, ginawa namin yung terrace, aming nilagyan siya ng ano bang tawag doon, harang, para hindi naman nakakatakot pagka kami, kasi doon very open dati yun, magkamali ka ng step sa ibaba pupulutin. Kaya i-update ko rin kayo doon, isasama ko ito sa vlogs ko dito sa aking mini showroom. Yan, mini showroom. Yan. At ito naman, itong ano ito, ito yung lagayan ko lahat ng pagtrabaho ko, damit. So may, kaya pagka magpapalit ako ng damit, dito na ako kukuha. Hindi na ako pupunta sa aming kwarto. So lahat ng pantrabaho na damit ay nandyan sa box na yan. So nandyan na yung lahat ng gamit ko, lahat ng damit ko, para pag umaga, pagising ko at ako ay papunta na dito sa farm o dito sa aming mga project, maliliit na project dito sa likod. So, dyan ako kukuha ng aking gagamitin mga damit. Yan. Okay, mga kabalaybay, I hope you enjoy sa mga kwentong probinsya at mga kwentong nangyayari sa araw-araw ng aking buhay.
Okay mga kabalimbay, ito naman yung aking kasama ito sa aming mga ginawang projects din. Ito, naglagay kami ng patungan. At alam niyo, puro solid wood to. Solid wood ang ginamit namin. Pati ito, yan, ginawa namin patungan ng mga sapatos, chinelas, yan. Tatapos din lang namin yan, ang ginawa. So, madali siyang nagagawa dahil mayroon kang mga gamit. May mga power tools ka. Yan o, tulad dito, mga solid wood to, nara. Yan. Solid wood yan. At yan, nara. Yan o. So, yan ay ginawa din namin ng mga patungan. Ano ng pinakasyorak namin at saka sleeper sock. Mas para yung mga chinelas namin pag kami bumababa dito sa laundry area papunta doon sa kubo. So yung aming mga pambahay ay iiwan namin dito. At dito namin paglabas namin dito, yan, paglabas namin dito, yan, dito namin iniiwan yung mga pambahay namin chinelas. At ito yung isa namin project na tatapos din lang. Kahapon lang namin ginawa yan. At yan ay puro solid wood. Yan. Na nara. Yan. Puro nara yan. So, yan ay ginawa namin. Kasi nga dati walang harang yan. Walang harang. Pagka kami ay may ginagawa doon sa dito sa kitchen. Dito sa aming kitchen. So, natatakot kami kasi nga baka ka mahulog dito. Ayan o. So, yan. Ginawa na namin siya ng pinakaharang yan o. At ngayon, gumagawa namin siya ng harang. Ang ganda na ngayon. Hindi ka na matatakot dito kasi dati open to. Isipin mo na pag open to, doon ka babagsak o. Kaya talagang ingat na ingat kami dito. So, ngayon, palibasa, nandito na sa Pilipinas. Kaya yan, naipagawa na yan. At ito ay, kasi nga wala kami available na kahoy, wala na kami ng mahogany. Ay, kahit na good wood to dahil nara to, ito na yung aming ginamit. Kita man nyo, balustre lang, nara, purong nara. Yan o. Yan. Kaya napaka, kung bibilhin to, napakamahal nito itong mga wood na ito kasi solid wood at nara pa. Yan. Dito naman pinending muna namin to kasi nga mayroon pa akong ibang design na gagawin dyan. So for the meantime, hinold namin to. Yan. Ito yung katatapos din lang namin small project para dito sa bahay. Dito sa malaking bahay. Yan. Okay. So, na-update ko na kayo. Panoonin lang nyo ang aming vlog sa tuwi na. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe. At lagi nyo panoonin ang aming mga vlogs. I-enjoy lang nyo ang panonood at kukwentuhan namin kayo ng mga pangyayari at nagaganap dito sa probinsya, dito sa Pilipinas. Magandang gabi sa inyong lahat. Enjoy watching and don't forget to subscribe, to share and likes our video and our vlogs. God bless you all.